Hello, welcome back to my channel at ang pag-uusapan natin ngayon ay maraming apektadong tao yung skin problems. I am sure na pinagdaanan nyo yan, ano? Yung mga different skin problems. Medyo talagang pag, di ba? Pag hindi tayo nakapaglinis ng muka, hindi tayo nakapunta sa derma, yung muka natin talagang tagtad ng tigawat, tagtad ng mga blackheads, whiteheads. Ano po ba yung mga skin problems? Bago ko magsimula, magpapakilala po ako. I'm Dr. Roel Tolentino. Isa po akong doktor at isang health coach. Ano po yung mga skin problems? Nandiyan ang dark circles, yung may itim yung mga ilalim na mata, especially very common to sa mga tumatanda. Meron tayong mga acne, yung mga tigawat or pimples. Meron tayong mga wrinkles. Oo, yung mga lines natin lumalaki, blackheads, whiteheads, and dry skin. Importante na lagi tayong naglilinis ng mukha, ano? Meron tayong facial wash at saka huwag tayong matutulog ng hindi nakapag-ilamos. Yung skin natin, three layers yan. Yung upper portion, yung tinatawag na epidermis. Protective layer yan, waterproof. Imagine mo na lang, pupunta ka ng sa swimming. E di papasok yung tubig sa katawan mo pag wala kang epidermis, yung upper layer. Yan din ang nagpo-protect sa atin sa harmful rays coming from the sun. Kasi pag wala tayong epidermis, yung pinakamatigas na portion ng skin, pag dumating yung sinag ng araw, masusunog yung laman natin, yung ating mga subcutaneous fats, di ba? Yung muscle, masusunog yan. Kaya kailangan ng protective layer sa taas. Yung dermis, yung second layer, ito yan. Ito. Nandyan yung mga sweat glands, diba tayo pinagpapawisan. Kailangan kasi ng pawis to regulate our body temperature. Nandyan yung blood vessels. Siyempre, kailangan ng oxygen supply, nutrient supply sa ating skin. At nandyan din yung nerve endings. Kaya minsan pag natutuos ka ng karayok, biglang aatras yung daliri mo. Kasi nga, may nerve ending siya. Pag naipit yung balat mo, di ba, masakit. Kasi nandun yung nerve endings. And after that epidermis, dermis, meron tayong tinatawag na subcutaneous fat o yung hypodermis. Ito naman, mga taba ito, ito yung nagre-regulate din ng ating temperature. Pag wala tayong taba masyado, madali tayong lamigin. Tsaka pag cushion din yan, di ba? Pag itong kamay mo, ididiin mo, kailangan mo ng konting parang shock absorber. Ito yung tinatawag na hypodermis or sa area ng subcutaneous fat. Yung epidermis, yung tuktok niyan, yung tinatawag na stratum corneum, ano yan? Dead cells yan. Yung cells kasi nanggagaling yan sa ilalim at ito ay nagpupunta sa external part of the body. So, pagdating sa taas niyan, mga dry skin na yan, dead cells. Ito yung dermis natin. Ang dermis natin, okay, ito yung dermis natin. Nandiyan yung mga collagen at saka ayan, collagen at saka elastin. 'Di ba? Collagen at saka elastin. Yung collagen, siya yung parang pinaka-structure na nagsusuport ng ating skin. Pag wala kang collagen, hindi ka masyado kumakain ng good proteins, yung skin mo babaksak, lulundo. At pag wala ka namang elastin, siya yung nagbibigay ng bounce sa skin, kaya malambot yung skin natin, elastin. Kaso pag nagkakaedad, kumukonti na yung elastin, kumukonti na yung collagen fibers. Kaya makikita nyo, yung mga older skin, kulubot.
may wrinkles kasi nga walang elastin, walang collagen. Importante na bawasan natin ang pagpupuyat, pagsisigarilyo, yung sobrang stress kasi pwedeng maka-apekto sa ating skin. Yung lagi nakasimangot, hindi din maganda. Regarding oil production, kailangan ng skin natin ang oil. Kasi pag walang oil yan, magiging dry, masisira agad yung mga upper layer, nagiging rough ang skin. Yung oil is produced in the sebaceous gland and is stimulated by hormones. May mga tao talaga na matindang oil production, kaya ang tawag sa kanila may oily skin, iba naman dry skin. Meron tinatawag na whitehead at saka blackhead. Yung whitehead, sila yung mayroong mga skin problems na yung oil hindi makalabas doon sa butas ng skin. Pag naman blackheads, yung oil namuo under the skin, paglabas niya, maliit lang kasi yung butas, na-expose siya sa air, kaya umiitim. Hindi ito inflammatory, ano? This is due to the clogging of the pores o yung mga butas sa skin. In ang whitehead, yung gitna, yung blackhead, yung nasa right side. Yung comedones, yung tinatawag nating whitehead, ito yung sinasabi ko, nasa baba, mga namuong sebo yan na hindi makalabas. Kaya kailangan lagi tayong nag-i-scrub ng muka or nagpapa-diamond peel man lang sa derma. Yung obstructed follicle o yung pinanggagalingan ng oil prevents oil flow and provides an oil reservoir for bacterial growth. Pag yung mga whiteheads mo nagkaroon ng maraming bacteria, anong mangyayari? Magkakaroon ng tigyawat. Yung black comedones, katulad ng sabi ko sa inyo, yung kulay itim na tuldok-tuldok, yan ay dahil sa sebo na na-expose sa air. Ito pinapa-prick natin, pinapatanggal natin sa beauty therapist natin. Again, this is not inflammatory. Ibig sabihin, hindi siya infected. Ang infected, yung mga may tigyawat or pimples or acne. Bakit nagkakaroon ng tigyawat? Yung pores nyo na may oil, yung bacteria nasa loob, hindi makalabas, nagkakaroon ng infection sa loob ng pores. Eh ang hormones na androgen, yung male hormone, ito rin pwede magpabadami ng acne sa mukha, sa likod, sa katawan. Kaya yung mga babae na maraming tigyawat, binibigyan sila ng contraceptive pills para tumaas yung female hormone. Hormonal imbalance. Bukod sa androgen hormones na nakikita sa katawan natin, meron ding bakterya na mahilig pumunta sa ating mga skin. Ito tinatawag na propionibacterium. Ito yung bakterya o mikrobyo na mahilig kumain ng sebo sa katawan natin. Kaya pag kumain sila ng sebo, dumadami sila. Pag hindi tayo nakapag-ilamos ng tama, nagkakaroon tayo ng tigyawat or acne.